grass na pwede nating ipakain sa ating mga rabbit na ayaw magbuntis. Hello mga ka-vlog! Welcome back to my channel! Ayan! Ito ang inyong setups. At meron po tayong isang subscriber. Hindi po nabubuntis ang kanyang rabbit. So, more than 1 year na raw po. So ito po yung rabbit niya, oh. So ayan! Ayun po, based dun po sa aking experience dito, wala po naman po akong rabbit pa na hindi nabubuntis. Lahat po sila nabubuntis. Pero meron po akong experience na napapadami po yung anak. By means of pakakainin po natin ng masustansyang mga pagkain nila. Huwag natin silang gugutumin. Saka 10 days after ng stud po, so huwag na po natin pakakainin ng bagin kasi ang bagin po ay mapait. So everything is mapait. So nakakalaglag po yun ng mga kids. Hindi po magtutuloy, magkakaroon po ng miscarriage ang ating mga rabbit. So shoutout tayo kay Mr. Orland Laput. Woo! Orland Laput from Cebu. So ako pong i-vlog tong topic na to kasi ito rin po yung problem ng iba po nating mga nagra-rabbit sa galaga ng rabbit. May mga pet na rabbits na hindi po nabubuntis yung ano. Unang-una, ang tanong ko po sa kanila, bakit hindi nabubuntis? Pareho bang lalaki ang inyong rabbit? Hindi po mabubuntis yon. Pareho bang babae? Pareho nyo? Lalo pong hindi yung mabubuntis kasi dapat po doe and buck ang ating mga rabbit. Tapos pag nag-stud po sila, 6 months old dapat, saka po sila mabubuntis. Pero niya po, babae naman po at saka lalaki yung kanyang rabbit. Pero 1 year old na raw po, hindi po nabubuntis. So meron po tayong isang damo na nakakapagpa-fertile ng ating mga ano, ng ating mga rabbit. Mas malakas pong ano, yung fertility. Yung pong damong Cinderella sa Tagalog. Pero dun po sa English term po, ang tawag po sa kanya ay Cinderella grass or knotweed grass. Ito po yun, no? Yan. So, yung Cinderella grass po natin ay according to sa aking may research ay edible po siya for mga animals, especially rabbits. So, at nag-o-offer din po siya ng medicinal benefits. Ito po ay matatapuan lang sa atin sa mga paligid lang po. Common po yan sa mga dam site, yung mga tambakan, sa mga gilid ng daan, sa likod bahay, sa harap ng bahay, sa mga kahit saan po. Usually, ano po yun eh, tumutubo po yung kung saan. So, ito po yung knotweed grass na sinasabi ko. Ayan mga ka-vlog, ngayon po, good morning po. Ngayon po tayo kukuha ng Cinderella. Yung kinukuwento ko po sa inyo na grass na pwede nating ipakain sa ating mga rabbit na ayaw magbuntis. Tapos yung mga nagbubuntis naman, yung kukunti ang nilalabas na nagiging kids nila, nagiging anak. So pampadami rin po ito ng anak ng ating mga mama daw. So ngayon, kukuha po tayo dito sa ano. Usually po ang mga Cinderella po, Cinderella grass ay nakukuha sa mga ito po, yung mga looban, yung mga may kapihan o yung mga dam site o di kaya yung mga bakuran sa likod ng bahay. Minsan po nandun ito sa mga roadside, sa mga gilid ng kalye. So ngayon po, ang ating kukuhanan ngayon ay ang tawag po dito yung looban. Dito po marami po tanim na puno, madalas po sila ditong tumutubo. So halip po kayo at ay kukuha tayo ng Cinderella grass. Kailangan po natin ng lalagyan. So, parang ano ito, plant pot yata ito, tapos with a knife. So ito po, dito po natin lalagay ang ating Cinderella grass. Yan po yung Cinderella grass. Ayan. Nakikita niyo po ba? Ito po yung Cinderella grass. Yan.
salit po, may bulaklak po talaga yan. Ito, yan. Kaso nga lang po, siguro ito, mga bata pa po. So, wala pa po silang flowers, wala pong bulaklak. Ito. Ito po yung pakakain po natin sa ating mga rabbit para po sila maging fertile at sila ay madaling magbuntis. Ito pong location nito ay maraming tanim na puno. Usually po yung mga Cinderella grass sa ganito po tumutubo. Ayan. Hanggang dun sa may gilid. Ayan mga ka-vlog, kukuha na po tayo ng Cinderella grass with matching ito po, ating knife. So dito po natin ito po yung pang gugupit natin. Ayan, kinakailangan po natin damihan kasi marami po tayong bibigyan na mga rabbit. So halika, kuha na tayo. So ito po yung lalagyan natin. Ito natin lalagay. Vlog. Nakakuha na tayo ng Cinderella grass or Cinderella grass o damong Cinderella o nodweeds, whatever it call is. Ito po yung ating pakakain sa ating rabbit para sila ay maganda ang pagbubuntis saka maging fertile sila ng very very light. So yun po yung uwi na po natin, dadalhin natin sa rabbit tree natin para ating pakain. Pero before that, huhugasan po muna natin ang ating Cinderella grass kasi may mga impurities, may mga dumi, may mga baka na poop ng mga birds. So kinakailangan pong malinis ang ating ibibigay sa ating mga rabbit. Ayan mga ka-vlog, uwi na tayo. Dalhin na po natin yung kanuha natin ng damong Cinderella. Ito po. Ayan mga ka-vlog, hugasan na po natin ang ating damong Cinderella. Ayan, katulad po nito mga ka-vlog. Oh. Ayan, yung mga kulay red na yan. Oh. Ito po ay mga galing po sa mga prutas na bumagsak dun sa ating dahon ng Cinderella o nodweed plants. So ito po dapat po hugasan natin kasi tingnan nyo po, possible po may mga parasites dyan sa mga bunga po ng puno, ganyan. So pag nakain po natin mga rabbit yan, malilipat sa ating mga rabbit. So it's better po lagi po natin huhugasan ang ating mga pinapakain damo sa ating mga alagang rabbit para air dry muna po natin. Ito, makita nyo po, air dry po natin kasi basa-basa pa po yan. So, mamayang afternoon po natin siya ibibigay sa mga rabbit po natin. Ibibigay na po tayo ng Cinderella grass sa ating mga breeder daw. Ayan, mga ka-vlog, dala ko na po yung ating Cinderella grass. Ito po, na hinugasan natin kaninang morning. So ngayon po yung afternoon na, so ibibigay na po natin sa ating mga mama do. Ayan, ito po si Chichay, waiting. So ang pagbibigay po nito, huwag nyo na pong ilalagay sa kanilang grass holder, like this one, sa grass ano niya. So didirect na po na natin ibibigay doon sa loob ng cage niya para madali po niyang makain, malafang.
po sa inyo na talagang gustong-gusto ng ating mga mama do ang Cinderella grass. Tingnan niyo po ang ating si Chichay. Ayan, tingnan niyo po. Ay. Ayan po, talagang kinakain po niya. Makikita niyo naman po yung inilagay natin, oh. Ito po yung damong Cinderella o Cinderella grass. Tingnan niyo naman po, gustong-gusto ni Mami Chichay yung tawag dito yung grass na ating nilagay. So mamaya po yan, ubos na po na niya yan kasi gusto po na yan. Cupcake. O, tingnan nyo po. Oh. Gustong-gusto niya po yung Cinderella grass. O, oh. Nakain po niya ng maigi. Cinderella grass, damong Cinderella, Cinderella grass, or Nodweed grass. Ito po siya. O, oh. Medyo makikip. Pasensya na po kayo. May kulisa. Kinain na kulisa. Pero ganito po yung itsura niya. Yan, sa personal. Ganyan. So, marami po kayo makikita niya sa tabi ng bahay nyo, sa likod bahay, sa harap ng bahay, sa gilid ng mga daan. So dito may bulaklak po to. Dito kumukan yung bulaklak sa gitna. Ayan, lumalabas. So ganito po ang itsura. Ganito po yung hahanapin nyo para mapakain natin sa mga rabbit. Actually, pagkano po to, ay nagpo-promote po to ng fertility sa ating mga rabbit. Both buck and doe rabbit natin. So based on sa study po, ito po ay ginagawang food supplement na para sa ating mga rabbits at tapos meron po itong antibacterial properties and antioxidant. So ibig sabihin, meron po siyang activities na nag-improves ng fertility rate ng ating mga rabbit at nagpo-promote din po siya ng litter size ng ating mga kids pag pinanganak po siya at lagi po siyang kumakain yung ating rabbit. Si mama daw kumakain nito. Pag inilabas po, malalaki po yung lalabas. And then, nagre-reduce din po, significantly, nagre-reduce din po ito ng mortality ng ating mga rabbit, mga ating kids, from birth to weaning. Mula pinanganak, ng ating mga kids, hanggang sa pag-uwalay. Ibig sabihin, 1 month yun. So, pag inalay po natin, talagang naiwasan po yung pagkamatay o pag-rabbit. So, yun po yung kanyang nagagawa. So, yung pagiging pa ng ating mga kids, pagiging matibay sa sakit at saka sa mga iba pang diseases na kumakapit po sa kanila. And according po dun sa ano, sa study sa Ghana, oh, ito po yung ginamit din sa tao. Ito po nagpo-possess din po itong Cinderella grass or damong Cinderella sa atin, sa Tagalog, ng anti-convulsant. Ibig sabihin, yung, tsaka yung motor impairment effect sa mga tao. So, ginagamit mo ito nila na treatment sa convulsion. Ginagamit din po ito dun sa mga epileptic na person, mga tao. So, yung may mga epilepsy, siguro nilalaga nila, o di kaya kinakatas nila yung dahon nito, tapos pinapailom doon sa mga tao na may epilepsy tsaka yung kinukumbulsyon. So sana po ay marami akong na-share sa inyo na regarding sa ating hindi mga nagbubuntis na rabbit. So doon po sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, like and share na rin po sa mga friends mo, sa mga colleagues, sa mga relatives, sa mga lahat ng kakilala nyo, lahat ng ka-FB friends nyo. Paki-share na rin po, especially dun sa mga nag-aalaga po ng ating mga rabbit para makatulong din po tayo sa kanila kung may problem sila na regarding sa hindi pa po nabubuntis yung kanilang mga rabbit. And dun po sa mga ngayon lang po nakapanood ng aking vlog, ng aking video, please subscribe. Masaya po dito. So ito po muli ang inyong Sir Pubs. Keep safe.
be healthy, and be strong. Bye-bye! O mga ka-vlog, shout-out time na po tayo! Shout-out time!